Hi Libra, welcome, welcome. Tingnan natin kung ano yung mensahe sa'yo. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Kaya piliin nyo na lamang and thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo-lalo na po sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message for Libra, ano yung mensahe sa'yo? Give me the message for Libra. Kamusta yung puso ni Libra ngayong August? Commitment. So may commitment. Nakikitaan ko dito, no? Yung iba sa inyo magkakaroon dito ng successful na relasyon. Or pwede rin sabihin, ito yung maging. Or yung ba tipong ito yung ma-achieve mo ngayong August, ano? So meron ditong trust. Magtiwala ka. Kasi nakikitaan ko dito na yung relasyon na palapit sa'yo, no? Talagang pagtitibayin kayo dito. Ito rin nakikita ko. Or pwede rin sabihin na yung iba sa inyo may karelasyon dito. O isa ka man single at naghahanap ka ng magiging karelasyon dito, magtiwala ka lang parating ito. Okay? Give me the message. Meron ditong temptation. Union, yin and yang, then clarity. Okay. So, nakikitaan ko rin dito, no? Mag-ingat ka din, ano? Kasi, pwede itong sitwasyon nyo, itong commitment na parating na to, ma-attempt ka or tukso ito. Okay? Pwede rin sabihin na, alam mo yung tipo na, matukso kayo sa bawat isa. Ganon yung energy, no? Pwedeng matukso kayo sa bawat isa, lalo-lalo na pag sweet kayo sa bawat isa, okay? Ito rin nakikita ko. Kasi nakikitaan ko dito yung sobrang lapit, okay? Pwede rin sabihin, no? Meron ka dito person na natutukso sa'yo, okay? Ito rin nakikita ko. Ito yung parating natutukso, attract siya sa'yo, sobrang attract siya sa'yo. Ito rin nakikita ko. Then, nakikitaan ko rin dito, no? Meron ditong pagkikita, okay? Kumbaga, hindi mo akalain. Kung ikaw man ay nasa LDR situation, no? Meron ako nakikita dito na pagkikita. Hindi mo to ini-expect, okay? Bigla tong darating. Ayan, ito rin na-feel ko. Merong miracle na magaganap dito. Then, nakikitaan ko rin dito, no? Itong connection na to. Balance, okay? May pagka twin flame or pwede rin sabihin makilala mo yung twin flame mo. Kaya may temptation eh, okay? Sobrang attract ng tao na to sa'yo. Ito rin nakikita ko, no? Pwede na feel ko dito medyo may pagka mapusok, okay? Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito na nagigikang klaro, okay? Sa sitwasyon na to. So, binibigyan ka din dito ng kaisipan, ano? Na pag-aralang mabuti, okay? Kasi may tukso. Sobrang natutukso ang bawat isa, okay? Once na nagkakasama kayo or lalo-lalo na sa physical na magkasama kayo, no? May tukso. Pwedeng matukso kayo. Pero ganun pa man, nafe-feel ko dito, binibigyan ka dito ng clarity, kalinawan, okay? Then nakikitaan ko rin dito, meron dito ikakasal. Give me the message. Meron kang regalong marireceive dito. Ito lang yung nakikil ko. Give me the message. Tested. So, nakikita ko rin dito, no, sinusubukan tong connection na to. Kung gaano saan. Kung gaano katag, okay? Kasi nakikil ko dito masusubukan yung iyong katatagan at yung kahinaan kung madali kang matangay. Kasi may temptation eh. Ito lang nafe-feel ko, no? So, nakikitaan ko dito na masusubukan dito ang iyong katatagan kung hanggang saan ka. Yung ba tipong, kung hanggang saan mo mapanghahawakan yung sarili mo para hindi matukso sa tao na to. Okay, ito lang nafe-feel ko, no? So, meron ditong universe. So, nakikitaan ko rin dito, no? Ginagabayan tong special na tao na to sa'yo. Kumbaga, nakikitaan ko dito na natural. Natural tong
ipagkakalob sa'yo. Okay? Natural tong kumbaga, no? May gabay itong connection na to. Ito rin ang feel ko. Pero kahit may gabay to, no? May tukso. May pagsubok dito. Ito rin yung nakikita ko. Ayan. So, masusubukan dito kung gaano kakatatag. Lalo-lalo na once na nagkita kayo physically. Physically, ano? So, nafe-feel ko rin dito na malayo kayo sa bawat isa yung iba sa inyo. And then, yung iba naman sa inyo, kung single ka, no? Na mahabang panon kang single. Nakikita ko dito na parating to, okay? Magtiwala ka lang kay universe, okay? Kay God. So, tingnan pa natin dito sa card na to kung ano pa yung mensahe. Give me the message. Give me the message. Jewel 3. So, nakikitaan ko dito. Romantiko to. Okay? Para Mr. Suave. Meron ditong 3. Pwede ito yung ma-attract mo, no? May pagka-cool. Or sabihin natin ay siya yung tipo ng tao na maskulado. Okay? Bigotilyo. Mga ganun ba? Kumbaga, cool lang, ganyan. Meron ditong Year of the Horse. Meron siyang eagle. Or pwede rin sabihin, no? Favorite niya yung eagle. Or pwede rin may tattoo siyang eagle. Ito lang nakikita ko. Or pwede rin meron kang makitang sign. Nasa damit. May eagle. Ito lang nafe-feel ko, no? Then nakikitaan ko rin dito. May pagka-long hair. Yung iba sa inyo, nafe-feel ko may kilala mo to mga edad nito mga 40 plus pataas. Ganon, okay? 38 plus pataas, mga ganon. So, matured na to. Ito yung nakikita ko. May gabay. Yung iba sa inyo, may age gap ng tao na ito. Ito yung nakikita ko. 3-2-3. So, nafe-feel ko dito, no? Pwedeng ang age gap nyo, 3 taon ng tao na to. So, nakikita ko rin to na itong tao na ito ay matured. Matured siya. Ito rin ang feel ko. Marami itong na-experience sa buhay. Ayan. Nagkakaroon to ng kaliwanagan. Or pwede rin sabihin mo sa nakakausap mo itong tao na to. Magaan lang yung pakaramdam. Okay? So, meron ditong resolving conflict. So, nakikita ko dito, no? Yung iba sa inyo, meron kang past person ditong ma-attract. Ito lang na-feel ko. Hindi halos lahat, ha? Yung iba sa inyo, meron ditong past person na tutungo sa'yo. Kumbaga itong tao na ito, or pwede rin, na meron ditong tao nag-iisip sa'yo. Pwedeng past person mo to, no? Ganto kanya tingnan, caring, understanding, compassionate, impact, okay? Impact na kung saan ano na nafe-feel mo yung emotion ng isang tao or pwede rin sabihin pag malungkot tong tao na to, nararamdaman mo. Okay? Kasi parang iisa kayo ng puso dito eh. Nararamdaman niyo yung bawat isa. Ito lang nakikita ko. Kumbaga ano, na-attract ka pa rin sa person mo or na-attract pa rin tong tao na to sa'yo. Ito yun sa mga may past person ano. So nafe-feel ko dito yung iba sa inyo may past person ka. Hindi makamoving on sa'yo. Give me the message. Kumbaga, nahihirapan siya makamoving on. Ganyan. Give me the message. So, yung iba sa inyo, soulmate mo to. Okay? So, nagkakaroon dito ng transformation. Ayan. May nagaganap sa yung pagbabago. Ito lang yung nakikita ko. Give me the message. Ano pa yung mensahe? Meron ka dito, the Mystic Rose. So, nakikitaan ko dito yung pagiging mong devotion once na nagmahal ka, no? And then, nakikitaan ko din yung pagiging mong maawain, okay? Nakikitaan ko rin dito yung pagiging mong makatao, okay? Kahit kanino, was na ang isang, halimbawa, was na may nakita kang nahihirapan sa isang sitwasyon or kahit mga pulubi, ano, nagbibigay ka, hindi ka madamot. Ito rin nafe-feel ko sa'yo. The crowning. So, yung iba naman sa'yo, nakikitaan ko dito, no? May pagbubuntis or pwede rin sabihin na parang sinilang kang muli, okay?
So, nakikita ko dito yung iba sa inyo may magbubuntis. Okay? Kasi may temptation dito. Pwedeng magbunga. Okay? Once na may naganap sa inyong dalawa dito. Ito lang yung nakikita ko na may pagbubuntis. Give me the message. The return. Diba return? So, nakikita ko dito magbabalik to eh. Magbabalik tong past person mo. Kung meron ka man past person, ano na-feel ko magbabalik to? So, meron ditong 26, 23, 33, okay? Then, meron pinanganak nung 23 at 26. So, nakikita ko rin dito kasi may temptation dito. So, ibig sabihin, ano, pwedeng matukso ka pa rin sa taong ito at ganun din siya. Pwedeng matagal ng taon kayong hindi nagkikita, 3 years. Then, biglaan kayo magkita dito, pwedeng matukso kayo dito, okay? So, meron pagbubuntis na magaganap dito. Pwedeng mabuntis ka na ito. Ito lang yung nakikita ko nang hindi halos lahat or ikaw yung makabuntis dito. Kasi nafe-feel ko dito may magbabalik eh. Gusto ng panibagong istorya sa inyong dalawa. Morning dew. Morning dew. So nafe-feel ko dito humahanap to ng clarity. Yung sinabi ko kanina, no, gusto nitong humanap ng positive outlook na kung saan ano, gusto niya positibo lang yung connection. Okay? Hindi katulad before na bangayan or lokohan. So, gusto ng tao nito ay commitment talaga. Mag-trust ka lang sa kanya. Give me the message. So, nafe-feel ko dito na nakikitaan ka nito ng fresh start. Give me the message. Pluto. So, nagkaroon to ng transformation. Excuse me po. Ayan, meron ditong transformation na naganap. Pwedeng sa'yo or pwedeng sa kanya, no? Nagkaroon to ng transformation. Then, meron ditong house too. So, nakikita ko dito na nahanap mo na yung value. Value mo, no? Kumbaga, nahanap mo yung halaga mo. And then, nakikita ko rin dito na masyado kang maingat sa sarili or ipinag-iingatan mo na yung sarili mo dito. Pero ganun pa man, kahit gaano pa yung pag-iingat mo sa sarili, once na kinapitan ka ng tukso, papunta sa tao na to, pwedeng may mabuo, okay? So, meron dito na opposition. So, nakikita ko rin dito, meron ka ditong tao na nagkakaroon ng struggle, okay? I think past person mo itong nakukuha nating energy kung meron kang past person, ano? So, itong tao mo dito, nafe-feel ko dito na may struggle na kinakaharap, okay? Give me the message. Meron ditong house 3. So, nakikita ko rin dito na yung iba sa inyo childhood mo to, okay? Yung bang tipo na high school, boyfriend, girlfriend, college, okay, matagal ng panahon, childhood relation, okay? Pero ganun pa man, nakikita ko dito na magbabalik kayo, matured na, okay? Magkikita kayo na matured na. Ito na nafe-feel ko. So, meron ditong paglago sa connection na to and expand. So, dito magsisimula yung panibagong istorya nyo, okay? Ito lang yung nakikita ko. Give and receive love, okay? Ito lang yung nakikita ko, no? Kung meron ka ditong childhood relationship before high school, college, ilang years na hindi kayo nagtatagpo, bigla kayong pagtatagpo ineto, matured na kayo sa bawat isa. At gusto ng tao nito ay panibagong istorya na mayroong matatag na pundasyon, okay? So, trust, magtiwala ka dito. Ito lang yung mensahe, no? So, may magkikitang muli. Ayan. Thank you for watching. Love and peace.